Good day, everyone. So our topic for today is about Phyla under Kingdom Animalia and classes under Phylum Chordata by your teacher, Ms. Jeneline P. Besa. First, we will have our study these terms, invertebrates, animals that lacks a vertebral column or backbone, in contrast to cartilages or bony vertebrates, so wala pong backbone, wherein next po, vertebrates are animals that have a backbone inside their body, so may backbone po. So phylum is a level of classification or taxonomic rank below kingdom and above class. Next, class, taxonomic rank as well as taxonomic unit, a taxon in that rank or other well-known ranks in descending order of size are life, domain, kingdom, phylum, order, family, genus, and species, with class fitting between phylum and order. So, napag-aralan naman natin yun before tayo magsimula sa topic na to. So, for our introduction, first we will have the kingdom Animalia. One of its characteristics is it is diverse, so it has different animals, and it is far more diverse compared to plants, which is the kingdom Plantae, composed of 2 million of species, yung ating kingdom Animalia. So, vary in size din po sa kingdom Animalia. So, from microscopic to gigantic po yung kanilang sizes. Then, next, sila po ay heterotrophic, wherein they cannot make their own food compared to plants that they are autotrophic, kung natatandaan pa natin before. So, kingdom Animalia is divided into two groups. So, meron po tayong dalawang groups. So, una po is the vertebrates, which is, it is with backbone. Then, invertebrates without backbone. So, makikita po dito yung mga ilang sample po ng vertebrates and invertebrates. So, vertebrates po ay may backbone, mammals, birds, reptiles, amphibians, fish. Then, sa ating invertebrates po, which is without backbone. So, porifera, platyhelminthes, nematoda, annelida, echinodermata, nidaria, arthropoda, mollusca. So, meron pa po na susunod pa po ay pag-aaralan pa natin sa topic na ito. Merong mga wala dito. By the way, si arthropoda ay apat po yung kanyang klase. So, meron po tayong arachnids or arachnida, crustaceans, insecta, and myria po ta. So, dito po sa picture na ito, yung mga arachnids po ay meron po silang more jointed legs. Kasi po ang arthropoda, ang ibig sabihin po kasi yan ay merong 3 or more jointed legs. Yun, so crustaceans, ayan, insecta, then maria poda. Yung may ria poda na mga centipedes, insecta kagaya ng ants, crustaceans kagaya po niyan, scorpion, na naisip agad yung zodiac sign, it's Scorpio. So, first, ayan, meron po tayo ditong kingdom Animalia, phylum Porifera, phylum Nidaria, phylum Nematoda, phylum Annelida, phylum Platyhelminthes, phylum Mollusca, Arthropoda, phylum Echinodermata, na kung saan yan pong mga nabanggit na yan, which is, ilan ba yan? 8. Yan po silang lahat ay, ano sila?
invertebrates. Okay po, invertebrates silang lahat. So, without backbone. While, ang nag-iisa pong vertebrate sa group ng kingdom animala is yung phylum Chordata. Okay. So, first po, sample natin is invertebrates na phylum Porifera. So, ito po yung mga sponges wherein having pores in their bodies. Then, they may live single or in colonies. So, sila po ay sponges, phylum Porifera, pore-bearing organisms. They may live single or in colonies or marami. So, sponges. Sponge. Next, phylum Cnidaria. So, yan po yung mga sample natin. Meron tayong sea anemones, jellyfishes, kasama din yung mga corals. Ayan. And then yung hydra. So, possesses stinging structures called nidocytes in their mouth and tentacles. So, most of Cnidarians are marine species. Wherein they have the stinging structures, wherein kaya po nilang mag-sting, na kung saan lalo na din dito sa ating mga jellyfish na pwedeng mag-cause ng pantal, rashes, then pwedeng hindi makalakad, then worst case scenario is pwedeng mag-cause ng death pag hindi agad na agapan. So, kasama din po kasi dyan yung mga corals kasi may kakayanan din po silang mag-sting. Okay, so pati po yung mga sea anemones, kaya pati hydra, so lahat sila. Ayan, kaya hindi advisable na hawakan sila or lapitan sila or tapakan sila kasi ay may mga stinging structures po sila na nidocytes. Next, phylum Nematoda. So, iyan yung mga sample natin. Meron tayong reptiles, grand conculus, ascaris, yung mga pinworms, trichuris, then yung loa-loa. So, phylum Nematoda, ito po yung tinatawag nating roundworms. Ayan. So, the Nematoda is derived from a Greek word, nemos, which means thread, and includes roundworms. So, kadalasan ng mga roundworms then ay pwedeng mabuo sa ating or tumitira sila o tumatagal sila sa ating mga intestines. Ayan. Kasama din doon yung ascaris. Yung ascaris kadalasan na madalas na meron sa intestine. So, roundworms are cylindrical worms with finely tapered tail. So, sample po natin dito is yung dranconculus. So, pwedeng pumasok yung dating flesh, true flesh. So, kadalasan sa feet. So, sa mga water bodies, kaya hindi advisable na lumubog. Ayan. So, sa mga tubig, lalo na kapag madudumi, ganun. Kasi baka meron dyang mga dranconculus na pwedeng magparami sa katawan kapag pumasok. Dahil pwedeng may mga larvae nga sila, eggs, kasama. Next naman, ascaris. So, yan, pwedeng makuha sa intestines. Ng tao. Then, yung isa po ay sample dito ay yung loa-loa. So, pwede siyang makita or magpakita din sa ating eyes. Ayan. Next is phylum Annelida or Annelids. So, meron tayong earthworms, yung mga bulate natin. Then, we have leeches or yung linta. So, the name phylum is derived from Latin word annulus, which means a small ring. You can observe from the body of the earthworm or yung bulate natin na may makikita kayong segmented line or yan nga, small ring annelids or annulus sa katawan nito. So, hindi lang obvious dito sa ating leeches or yung dinta. So, characterized by ring-like body parts.
They are worms with segmented body. So, may mga segments sa katawan. Yung parang ringwing. Hindi na halata sa linta. Pero, mas halata or mas kita or visible sa mga bulate. Next, Phylum platyhelminthes or Phylum platyhelminths. So, from the word itself, ito po yung mga flatworms. Ayan. So, mga flatworms po yan. Ito pong unang picture, ito po yung tinatawag nating polycad. So, ito po ay polycad. Then, ito naman po ay planaria. So, yung planaria po ay mukha pong microscopic organism. So, pwede po siyang matagpuan sa mga pond water. Then, ito naman po ang polycad ay mukhang slug, pero hindi po. So, iba siya. So, also known as flatworms, some of them are free-living while others are parasitic living in the bodies of animals including humans. So, ito yung mga free-living natin. For example, is yung polyclad. Polyclad. P-O-L-Y-C-L-A-D. Polyclad. Then, planaria. Planaria. P-L-A-N-A-R-I-A. Planaria. So, microscopic organisms. Pwede pong makita sa pond water. Ito naman po ay mukhang slug. Pero hindi po. So, mga free-living organism po. Ito. Itong isa. Polycland. Ayan. So, Phylum Mollusca, ito po yung mga soft-bodied animals. So, pag sinabing soft-bodied animals, na mas naiisip agad po natin is yung octopus. Diba po? So, from Latin term mollis, which means soft. So, malambot po yung pinaka katawan po nila. So, the name Mollusca signifies a soft body since the earliest description of mollusks came from observation of unshelled cuttlefish. So, Phylum Mollusca is the predominant phylum in the marine environment. Ayan. So, meron tayong slug, cuttlefish, oyster, squid, limpet, snail, scallop, mussel, octopus, nautilus, clam, and winkel. Ayan. So, next we have the phylum Arthropoda. Ayan. So, makikita po natin yung mga different sakop po ng phylum Arthropoda. So, phylum Arthropoda po ay considered largest phylum dahil it covers the insecta, which is ito po yung mga insects with three jointed or three pair of jointed legs. So, next is the Myriapoda. Ito po yung mga millipedes, centipedes. Ito naman po yung mga many jointed legs. While arachnids naman po, for example, is yung may mga four jointed legs. Then, kasama din po dito yung mga crustaceans. So, from Greek term, arthron, meaning po ay joint, and podus, meaning foot. So, they have a pair of three or more jointed legs. Okay. So, yung mga crustaceans ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na legs, diba? So, iba pa kasi yung insects sa mga crustaceans, iba pa yung mga arachnids, saka Myriapoda. So, magkakaiba sila. So, they have exoskeleton or hard outer body covering made up of chitin. So, meron mga body skeleton, so made up of chitin. Or chitin. Chitin. Yan. So, the largest phylum in Kingdom Animalia.
So, largest phylum siya. Then, may apat na klase nga po. Yung insecta, myriapoda, arachnids, and crustacea. Next and last, phylum po sa ating invertebrate. Phylum, echino, dermata. So, ito po yung mga starfish, sea urchin, beetle stars, sea lilies, sea cucumbers. So, from Greek terms, echinos, or meaning hedgehog, and derma, meaning skin. So, meron po sila mga spiny skins. Medyo nakakatusok-tusok po sa body nila. So, yun nga po. Sample, starfish, and etc. So, ulitin po natin yung mga invertebrates. Una, meron po tayo ditong porifera, which is yung mga sponges. Nidaria, meron po mga stinging structures. Nematoda, yung mga roundworms. Annelida, ito po yung mga segmented worms. Platyhelminthes, platyhelminths or platyhelminthes ay flatworms. Mollusca, soft-bodied animals. Arthropoda, arthropods, so possesses three or more jointed legs. Echinodermata, possesses spiny skins. After invertebrates, we will proceed with the vertebrate, which is yung phylum Chordata with backbone na po tayo. So, una, classes po natin, Pisces, which fishes po, amphibia, which is ito po yung mga amphibians natin, reptilia, ito yung mga reptiles, aves, ito yung mga birds, then, mammalia, ito naman po yung mga mammals natin. Yan po yung mga different classes na under po ng phylum Chordata na nag-iisa pong vertebrate sa ating kingdom Animalia. So, class po natin, Pisces, pwede pong lapu-lapu, dalagang bukid, bango. So, yan po yung mga bony fishes natin o yung mga matitinik po. Next naman po, we have the sharks and then yung rays. So, sila naman po yung sample lang, cartilaginous fishes. They have scales as body covering and they breathe through their gills. Yun po yung mga fishes natin. Or, yung class po ay, Pisces. So, they also have lungs for breathing. So, sample nga po natin ng bony fishes po ay yung ating bangus, lapu-lapu, and dalagang bukid. So, bony fishes. While the cartilaginous fishes naman po is sharks and rays. Next, class amphibia. So, we have salamander, toads, newt, and frog or tree frog sample. So, the term amphibian closely translates from Greek as dual life. So, ibig sabihin po kasi nun, kaya nilang mabuhay sa dalawang pamamaraan. So, early stage po or first life nila is sa water. And then, last life naman po nila is yung paglaki naman po nila is pupunta na sila sa land para po kumuha ng makakain. So, live in water during the early stage of their life and begin to stay on land where they can get enough food. So, their eggs are fertilized externally. So, next, class reptilia, yung mga reptiles natin. Yan. So, meron tayong snakes, meron tayong crocodile, alligator, chameleon, turtle, tortoise. So, they have thick, dry scales. So, sila din po ay cold-blooded. So, cover the bodies of reptiles ng dry scales. Prevent
from excessive loss of water. Okay, so they have thick, dry scales po, yung mga different reptiles natin. So, they are cold-blooded animals. So, they have also four legs, pero meron din po sa kanila na wala pong legs or wala talaga, which is ang sample naman po natin dyan is yung snake. Ito yung snake natin. Okay. Next, class aves. Ito po yung mga different birds. So, yung mga may feather po. So, they it set them apart from other organisms or animals because their body is covered by feathers and then they have their unique tuka, which is yung beak nila na nakakaiba sa iba, which is meron din po silang pair of wings na kaya po nilang lumipad with feathers. With feathers. So, feathers cover their body. So, they have beaks or bill, which they use to get food. So, also, they have pair of wings that enable them to fly. Next, class mammalia. Ayan, meron tayong mga monkeys, pigs, giraffe, tiger, goats, ayan, rabbit na sample. So, ang pinaka-unique po kasi dito is yung ating duck-billed platypus. So, ayan po yung only egg-laying animal that is mammal. So, kasi po, sila po ay may mammary gland. So, alam naman po natin, kapag mammals or sa ating class mammalia, sila po ay may mga mammary gland. So, alam naman po natin yung mga example, pero pinaka unique nga po na sample po ng mammals ay yung duck-billed platypus na only egg-laying animal po na mammal dahil may mammary gland. So, inulit ko lang. So, covered with hair and they have mammary glands. So, these glands secrete milk of females who have just delivered their young. So, kapag nanganak, mag-secrete po yung mammary glands ng gatas for their offspring. So, sila po ay, or tayo, mammal po tayo. So, warm-blooded animals. So, ayan. So, next po natin is yung summary po ng phylum Chordata. We have the class Pisces. Ito po yung mga fishes. Then, amphibia or amphibians. Yung dual life. Reptilia o yung mga reptiles. Sample snakes. Then, aves, yung mga birds. Oo. Next, mammals or class mammalia. Ayan. So, for summary, meron tayo sa invertebrates, phylum Porifera, mga sponges, phylum Cnidaria, ito yung mga may sting or nag-i-sting na creatures or merong sting, may kakayanan sila mag-sting. Sting structures na can cause numbness, hindi makalakad, may pwede magka-rashes, ganun. Next, nematoda, ito po yung mga roundworms, then annelida, phylum annelida, yung mga segmented worms, platyhelminthes, or platyhelminths na phylum, ito yung mga flatworms, then phylum mollusca, ito po yung mga soft-bodied animals, arthropoda, so possesses three or more jointed legs, then echinodermata, ito po yung merong mga spiny skin sa echinodermata. Next naman po, vertebrates. So, meron tayong phylum Chordata. So, class Pisces, ito po yung mga fishes, class amphibia, mga amphibians, class reptilia, reptiles, class aves, birds,
class Mammalia, mammals. Ayan, so that's all. Thank you so much for listening. So, sorry lang po sa quality ng boses ko ngayon. Medyo malat lang. Pero I hope na may nagagets kayo or nagets niyo po yung topic natin. So, madali lang naman siya. Kayang-kaya naman. So, hindi naman medyo malat. Malat talaga ako. Sana yung nalamunan ko. Pero sana may natutunan pa rin kayo. Thank you and God bless us all. God bless po.